pang malaking balita na harap sa reklamong drug smuggling at korupsyon, si Davao City First District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa, kaugnayan ng umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Naghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption si dating Senator Antonio Tellanes IV laban kay Davao First District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio at dating Customs Chief ni Canorfa Eldon. Sa kanyang complete affidavit, pinagbasihan ni Tellanes ang mga dokumentong nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Ayon kay Tellanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at Faeldon para makapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration, nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment, kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na umano'y business partner ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mance Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faeldon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Noong 2018, kaparehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio, pero binasura ito ng ombudsman dahil sa lack of basis. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Faeldon noong 2017. Ayon naman kay Pulong, mas maigi na dinala ni Tellanes sa korte ang pagdinig at hindi sa social media. Nanindigan si Pulong na inosente siya at kumpiyansa siyang malilinis din ang kanyang pangalan. Umaasa rin daw ang kongresista na lalabas na ang resolusyon sa libel case na inihain niya laban kay Tellanes. Patuloy na hinihinga ng News 5 ng pahayag si Faeldon at iba pang akusado, pero wala pa silang sagot. May ihain pa raw ng ibang reklamo si Tellanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.